today, share ko sa inyo yung aking All Aloe Vera Skincare. So guys, ito yung mga ginagamit kong skincare pang maintenance, kumbaga, para tuloy-tuloy lang yung okay ng skin ko. Pagkatapos kong, halimbawa, pagkatapos kong gumamit ng mga products na pantanggal ng pimples, pantanggal ng pimple marks, ng dark spot, o kaya naman pantagal ng mga malicious folliculitis, mga ganyan sa mukha ko. So, after kong gumamit ng mga yun, guys, pinapahinga ko naman yung mukha ko at ito yung pinang-maintenance kong skincare. So, Vera lahat, guys. So, familiar kayo sa brand ng Precious Skin Lab, di ba? So, anyway, hindi nila ako binayaran sa pag-review ng product nito o sa paggawa ng product nito, ha? Just to make clear, kasi may mga iba na sinasabihan ako na binabayaran. Baka daw bayad yung mga videos ko. So, wala pa po. Wala po ni isa man lang na nagbabayad sa akin para gumawa ng kung anumang pong video o product review. Anyway, nag-i-start ako dito sa kanilang 98% Jeju Aloe Eyes na foam wash. Mas gusto ko yung foam wash, guys, kaysa sa facial wash kasi meron siyang slippery or parang alam mo yung parang hindi masyadong nahuhugasan or parang alam mo yung kahit nahugasan na, parang may sabon pa din na nakakapit sa mukha mo kapag facial wash yung ginagamit ko. Kaya nga, mas prepare ko yung foam wash. So, luckily, meron silang foam wash. Ayan siya. Ang presyo nito, guys, ay 199 pesos, tapos 100 ml. Ang maganda dito, this one is cooling and soothing. Alam naman natin, kapag aloe vera, soothing effect talaga yung naibibigay. Tapos, this one is alcohol-free and paraben-free. At okay daw siya sa lahat ng skin type. Tapos, okay na okay to sa akin, guys. Kasi nga, oily skin ako. And pag oily skin ka, alam naman natin, kakambal nun ay pagiging acne-prone skin. So, guys, ayan. Meron siyang cooling effect, pero hindi katulad nung kanilang drop. Ito, Aqua Drop. Ayan. Pero to, okay din siya. Especially aloe vera. Yung ano niya, yung scent lahat nito, guys, para-pareho lang yung amoy. Katulad din ng mga aloe vera na ginagamit nyo. Ganun lang din yung amoy. Ang maganda pa dito, guys, meron siyang centella sciatica, niacinamide, and salicylic acid para sa mga acne-prone skin, para sa mga oily skin na katulad ko. Perfect itong aloe vera set na ito para maging skincare ninyo or parang pang-maintenance ninyo. Kung sakali man galing kayo sa rejuvenating set na hindi ko maire-recommend, ayan, pwede itong mga products na ito. Maganda sa mga products nila, guys, ay mga cruelty-free na sila. Kahit hindi na ako gumagamit ng mga oil-based na makeup remover, okay na to, guys. Feeling ko talaga natatanggal niya yung dirt sa mukha ko, pero hindi niya natatanggal yung oil. Yung lahat ng oil sa mukha ko. Kasi pag nangyari yun, guys, yun, natitrigger, tapos nagiging oily skin ako lalo. So, ito, guys, may re-recommend ko siya sa inyo. Although, nung una, nagkaroon ako ng konting problema sa kanya, kala ko siya yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng madaming pimples. Hindi pala. Yung Brilliant pala na Kojic na sabon, yung pala yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng madaming pimples. So, ayan. Approved to sa akin, guys, at may re-recommend ko siya. Sa edad naman, guys, para safe tayo, 18 and above. Kung gusto niyo halimbawa 17 and below kayo, magtanong muna kayo sa mga doctor ninyo or sa mga parents ninyo. Next naman, guys, pagkatapos ko magbanlaw or magwash na mukha, gumagamit ako ng toner. Pero madalang na ako nagtotoner, guys. Hindi siya as in everyday. Pag feeling ko lang, gusto ko ma-refresh. Ginagamitan ko na lang siya ng kamay, guys. Pwede din naman ng cotton pads or cotton balls, kung ano man yung prepare ninyo. Pero ako, nilalagay ko na lang sa kamay. And then, ayun, pat, pat, pat. Kasi naman, guys, yung foam wash nila, enough naman na para matanggal yung dirt sa mukha ko. So, hindi ko na siya ginagamitan minsan ng cotton pads. Ayun. Pero minsan, ginagamitan ko siya ng cotton pads. Depende. Ayun. So, hindi ako nagtotoner lagi. Pero kapag gusto ko, feel ko magtoner, ito yung ginagamit ko. Tapos, meron siyang centella sciatica plus niacinamide. This one is alcohol-free, paraben-free. Tapos kung hindi ako nagkakamali, mga cruelty-free lahat yung mga products nila. Tapos ang presyo nito, guys, ay 219 pesos for 100 ml. Ang alam ko, guys, ha, lahat ng product ng Precious Skin Lab ay made in Korea. So, ayun, nakakalinis na siya kung sakali man na feeling nyo hindi enough yung paglilinis nyo ng mukha or pag-scrub or pag-exfoliate nyo ng mukha. Ayun, pwede pa kayo mag-toner. Nakakalinis siya ng dumi sa mukha, tapos nakaka-tone siya, and at the same time, nakaka-moisturize din siya ng balat. Okay din to, guys, sa lahat ng skin type. Tapos, guys, meron siyang claim dito na pH 5.5 yung toner na ito. Ayan. Ayan, kung naghahanap kayo ng mga ganitong klase ng toner, ayan, okay na okay to sa inyo, guys. Meron din siyang cooling effect, especially kung naka-aircon yung kwarto ninyo. Tapos, kapag gina-apply nyo itong product na to, guys, ayan, meron siyang parang zooting. Dahil nga, aloe vera din siya, of course. So, next naman, guys. Actually, dalawa itong ginagamit ko ito. Punhain natin itong Precious Skin Lab Jeju Aloe Eyes Aloe Soothing Gel Lotion. This one is paraben-free. Ang presyo nito, guys, is 199 pesos.
Sobrang sikat nito, guys, especially nung ni-review ni Mama Ann. Kaso nga lang, ano na siya ngayon, Lux Organics na siya ngayon, di ba? This one is 199 pesos sa 300 ml. So, ganyan yung itsura niya. Napakadami niyang laman, guys. Tapos, pag in-open mo siya, ayan, meron siyang, ewan ko anong tawag dito. I forgot ko anong tawag dito. Pang scoop. Ayan, para hindi nagda-direct yung fingers natin dun sa mismong product. Pwede kong gawan to ng review, guys. If you want, comment kayo below kung gusto niyo ng sariling review ng product na ito. Meron din siyang nakaganito eh. Parang ganitong type. Mas mura kung sakali man na gusto niyo i-try muna siya. Stop it! Kung gusto niyo munang i-try, tapos ayaw niyo bumili ng mas malaki nito, 99 pesos lang yun kung di ako nagkakamali. Pwede nyo siyang i-try. Ginagamit ko to, guys, sa lahat ng parte ng katawan ko. Ginagamit ko din siya sa underarm. Pero sa mukha madalas. Tapos konting-konti lang yung kailangan ko. Hindi ko na dinadamihan. Hindi siya magastos. Tapos okay na siya sa buong mukha. Hydrating. Tapos guys, ang ginagawa ko, nire-wrap ko siya for 30 minutes bago ko siya gamitin. Halimbawa, maghihilamos na ako. Tapos ire-wrap ko muna siya para kapag gamit ko, pag ginamit ko siya, malamig siya sa mukha. Ayan, ginagamit ko din siya ng umaga. Bago mag-makeup, ginagamit ko din siya ng gabi. So, kung ano yung trip kong gamitin, yun yung ginagamit ko. Madalas ito. Kasi nga, nung una, hindi ko gusto to. Pero ngayon, mas gusto ko na to kesa dito, of course. Kasi wala, dami laman kasi nito, sayang. Pero maganda din to, guys, ha. All the must bet ko to. Especially kung samahan niyo siya ng serum. Naka-line netong aqua drop nila. Kasi nga lang, naubos na yung serum ko. Kaya ito na madalas yung ginagamit ko. Pero ang ganda nito, guys. Sobrang trending nito before, guys, eh. Konting-konti lang yung kailangan nyo talaga dito, guys. As in, pwede sa kilikili, pwede sa buong katawan, kung saan nyo man gusto, yung mga may dark na areas ninyo para mapalambot, para the next time nag-mag-i-scrub kayo, perfect na yung product. And anyway, next naman natin, before hindi ko to gusto, kasi meron siyang parang menthol, pero kapag nagamit mo din pala siya tuloy-tuloy, magugustuhan mo din siya. Meron siyang menthol, guys. Meron siyang cooling effect kapag ginamit mo siya. This one is yung kanilang aqua drop cream. Ayan, pwedeng-pwede to, guys. Lalong-lalo na sa mga oily skin na kagaya ko, sobrang okay nito. Meron siyang niacinamide na 5% and meron siyang salicylic acid. Paraben-free, alcohol-free, and cruelty-free din tong product na ito. 80 ml ang presyo niya ay 239 pesos. Mabibili niyo to sa Watson. Pwede din kayo mag-online, pwede kayo mag-order doon para hindi na kayo lalabas ng bahay. Kung sakali man na gusto niyo lumabas at wala kayo makita sa Watsons, yun, mag-online na lang kayo, guys. Pwede din siya Shopee and Lazada. Tapos, guys, ganito siya. Parang siyang silicone primer. Ganun yung itsura niya. Ayan, guys. Ayan, oh. Ganyan siya. Parang silicone. Pero kapag in-spread mo naman, nagiging water. Ayan, oh. Wala na siya. Tapos, nakahydrate na niya yung skin. Tapos, meron siyang cooling effect. Kahit nasa kamay ko siya in-apply, guys. Meron siyang cooling effect. Lalong-lalong na kapag sa mukha mo siya in-apply. Ayan. Perfect na perfect to, guys, especially kung gagamitin nyo pati yung kanilang serum. Kaso nga lang, tulad ng sabi ko, ubos na yung akin. Hindi ako nakasali doon sa pag-giveaway ng Precious Skin Lab. Nahihirapan kasi ako maghanap ng tomato serum nila, guys. Pa-partner ko sana yon doon sa kanilang ice booster na serum. Kaso nga lang, naubos na yon, hindi pa ako nakakabili ng tomato nila. So, ayun. Ayun, guys, so nag-water na siya. Ayan, hindi siya malagkit sa balat. Nakakalighten din siya ng pimple marks. Pero nga lang yung mga dark spot or red spot sa mukha mo, hindi niya malalighten. Hindi niya masyadong malalighten. Gusto ko lang magpakahanes sa inyo. Pero yun, kung naghahanap kayo ng pang-maintenance na skincare, ito yung maire-recommend ko sa inyo. Affordable, maganda sa skin, cooling. Hindi nga lang masyado dun sa dark spot and red spot. Pero ako, so far, sa paggamit ko ng ganito, yung red spot ko, guys, dito, ayan, yata ito, yata yon. Hindi pa din niya nalalighten sa paggamit ko nito. So, guys, kung katulad ko kayo na oily skin, maganda itong mga product ng Precious Skin Lab, itong mga kanilang Jeju Aloe Ice na skin line, yung ginagamit ko pang maintenance sa face ko. Halimbawa, ayun, kakagaling ko lang sa mga pimples. Ayun, nag-transfer ako ulit dito. Kasi sila yung mga ginagamit ko. Asan naman yung mga pimples ko? Ito, ayan. Ayan. Ito. Ito. Ito, ayan. At saka okay din siya sa oil control. Hindi ako masyado nagiging oily. Tapos hindi naman ako tinagyawat sa paggamit ng mga product na ito. Kapag meron lang akong tinatry na bago, dun lang ako nagkakaroon ng pimples.
So far, so good itong mga products nito sa akin. May re-recommend ko sila, okay sila, especially doon sa mga kabataan, mga 18 and above, pwedeng-pwede na to sa inyo. O yun lang guys, thank you so much for watching. Like this video, comment below para doon sa mga nakatry na ng product na ito. At mag-comment kayo kung meron pa kayong ibang product na gustong ipareview sa akin. At syempre, wag na wag niyong kakalimutang mag-subscribe. Bye!